بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. ثم أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alam natin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na usap-usapan sa social media ang ipinakita po na pananampalataya po ng ating kapatid na senador na si Abdulaziz, o kilala natin na si Ruben Padilla. At siya po ay nabatikos po sa kanyang ginawa na pagturo po ng kanyang hintuturo sa pag-awit po ng pambansang awit ng Pilipinas, which is ang lupang hinirang. So, meron ako na gawang video na tungkol po sa tinatanong din po ng isang attorney na kung sa atin bang mga kamusliman ay may ito daw ba ay wala pong nalalabag na batas ng Islam yung pag-awit ng lupang hinirang at paglagay po ng kamay sa dibdib upang kantahin o awitin ang pambansang awit ng Pilipinas, ang lupang hinirang. Ito po, ang video na to ay panawagan ko po sa ating mahal na senador, kapatid natin sa Islam, na si Senador Ruben Padilla. Total, ipinakita mo man din na ikaw po ay isang mananampalatayang Muslim, at nabanggit pa na handa kang bumitiw sa pwesto kung ipapatigil sa iyong pananampalataya mo sa Islam, sa iyong trabaho. Naalala mo nung nakaraan, kapatid na Ruben, senador, na nag-react po ang halos karamihan sa mga Muslim nung gagawa po kayo ng batas tungkol sa mga bakla, which is sumalungat po ang mga kapatid mong Muslim dahil salungat po sa Islam yun. So ngayon po ay gusto mong ipakita na bilang isang Muslim ay dapat ang pinaniniwalaan niya ay ang isang Diyos lamang, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil alam natin ang lupang hinirang, at alam niyo po yan na sa lyrics nito ay nakasama doon ang mamatay ng dahil sa iyo. So labag po sa batas ng Islam yun. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa chapter 6, verse 162 sa Surah An'am, ayah 162, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah." Sabihin mo, Muhammad, katotohanan na ang aking sala, ang aking pagdarasal, ang aking mga inalay na mga hayop, ang aking buhay, ang aking kamatayan ay para lang sa nag-iisang Diyos na Panginoon ng sanlibutan, ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ibig sabihin, bawal po na tayo po ay umawit ng lupang hinirang, na lalo na masasabi natin yung ang mamatay ng dahil sa iyo. So iyan po ay isa pong pagtatambal po sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, kapatid na senador Ruben Padilla, na ang pagkanta po ng lupang hinirang, lalo na po kapag may musical instruments, ay bawal din po sa Islam yun. Ang sabi po ng huling sugat propeta ng Allah na si Muhammad, sumakanya daw ang kapayapaan at pagpapala, sabi niya sa hadis ni Imam al-Bukhari, "Layakunan na min ummati istahillun al-hira wal-harira wal-khamra wal ma'azif." So darating, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa aking umma, ibig sabihin darating pagkatapos mamatay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na gagawin ng mga umma niya, na gagawin nilang halal ang ipinagbabawal. At una dito yung pangangalo niya, pangalawa yung pagsuot ng silk na tela, pangatlo ang pag-inom ng alak, at pang-apat ay ang pagpapatugtog ng mga musical instruments. Ibig sabihin, bawal yun, gagawin ng mga umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam darating sa ilan sa kanyang umma na ihahalal nila yun. So bawal sa atin ang musical instruments. Pangatlo po, ang panunumpa po sa watawat ng Pilipinas. Ang panunumpa po sa watawat ng Pilipinas ay mahigpit din pong ipinagbabawal po sa batas ng Islam. Kasi tayo po ay inutusan po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na manumpa lamang tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi nga ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "La tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Huwag kayo manumpa sa mga ninuno ninyo." At kung sino man ang manunumpa ay dapat manumpa lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kung hindi niya kayang manumpa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mas mainam na tumahimik na lang. At sabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bighayrillah
faqad kafar aw asyrak, kan sino man na manumpa maliban sa Allah, tunay na sumuway sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ay gumawa ng isang uri ng pagtatambal. Kaya naman kapatid na Senador Ruben Padilla, dahil kayo naman po ay nasa Senado at tinatawag din po na isang mambabatas, so unang-una bilang isang ordinaryong mamamayan po ng Pilipinas at mangangaral ng Islam at bilang kapatid mo sa Islam, naway makarating sa iyo ang mensahe kong ito, bakit hindi na lang po kayo gumawa ng isang batas na special po sa mga kapatid natin, mga Muslim, na hindi po sila uobligahan na sumali po sa pag-awit po ng National Anthem at ang panunumpa po sa watawat ng Pilipinas. Kumbaga, dahil na-issue naman to at ipinakita nyo po na talagang kayo po isang Muslim at dapat po ay hindi po kumilala maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, so bakit hindi na lang po kayo gumawa ng batas na hindi po makasali po ang mga kapatiran natin Muslim sa anong sulok ng Pilipinas, lalo na sa mga nag-aaral sa eskwelahan, sa mga empleyado po ng gobyerno na tuwing may flag ceremony, na huwag na pong makasali po ang mga kapatiran Muslim na kumanta po ng lupang hinirang, kasi nakakalabag po ito sa ating relihiyong Islam at ang panunumpa po ng watawat ng Pilipinas. So ito ay malaking tulong po kapatid na mahal na Senador na Ruben Padilla. So sana po ay matugunan niyo po ang kahilingan kong ito bilang ordinaryong tao, dahil nga po na-issue na naman din po, so baka sakali na ito po ay isang malaking tulong po sa mga kapatid natin na Muslim na hindi po makalabag ng batas ng Islam. So yan lang po sana kapatid na Ruben Padilla, sana makarating po ang mensahe kong ito, sana po ay makagawa po kayo ng batas na tayo po mga kamusliman, mga estudyante po, mga empleyado po ng mga Muslim ay exempted po sana sa pag-awit po ng lupang hinirang at panunumpa po ng watawat ng Pilipinas, kasi yan po ay isang uri ng pagtatambal na lalabag po ang ating relihiyong Islam. So yan lang po kapatid na mahal na Senador Ruben Padilla, sana makarating po ang mensahe kong ito sa iyo. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.